Here we go. Let's go. This is Star Vox, the voice of the star. Huwag kalimutang i-subscribe, i-like, at i-tap ang notification bell para updated kayo. Hindi nasasatisfy sa tuwing nag-aano sila dahil sa sobrang super extra S. Grabe! Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Heto na naman po si DJ Destiny ang makakasama nyo sa mga oras na ito sa programang Talk Time with Destiny. Isang chat mula sa ating follower ang ating babasahin ngayon at bibigyan daan natin sa ating programa. At sa mga followers natin, pwede po kayong mag-comment dyan sa ibaba ng inyong mga payo din sa kanya. Ito po ang sinasabi niya. Kuya Destin, may asawa po ako at 3 taon po kaming nagsama. Wala po akong masabi sa kanya kasi masipag, mabait at mapagmahal. Higit sa lahat, may stable na trabaho, maliban na lamang po sa kanyang alam nyo na. Super extra S po talaga. Tama po ba ang ginawa ko na nakipaghiwalay po ako sa kanya kasi kahit anong gawin ay hindi po talaga ako nasasatisfy sa tuwing nag-aano kami? Wow! Hindi nasasatisfy sa tuwing nag-aano sila dahil sa sobrang super extra S. Grabe! Alam mo ate, parang unfair naman na nakipaghiwalay ka nang dahil lang sa mga ganong bagay. Sabi mo 3 taon kayong nagsama. Ibig sabihin, tinanggap mo kung sino at ano siya. Pero bakit bigla kang bumitaw? Sa ganang akin, kung mahal mo ang isang tao, dapat marunong po tayong makontento. Dapat kung ano yung wala sa partner natin ay hindi natin nahanapin. Kasi dapat ang mangingibabaw ay pagmamahal. Pag nagmahal tayo, dapat marunong tayong makontento. Tanggapin natin kung sino at ano siya at anuman yung mga pagkukulang niya ay dapat tayo yung magpupuno. Hindi yung hahanapin natin sa iba. Kaya nga sa mga relasyon, nangyayari yung mga ganyan na nagkakahiwalay kasi nga, ito, yung mga dahilan ha, hindi nasasatisfy. O kaya naman, yung partner laging palaaway. O kaya naman, nasasakal dahil sa pagsiselos. Maraming ganyan, maraming nauuwi sa hiwalayan, yung mga relasyon na ganyan. Dapat hindi natin hinahanap sa iba yung kakulangan ng partner natin. Minsan sinasabi natin, bakit sila ganun ang ginagawa, ikaw hindi. Diba? Nagkakaroon ng comparison. Pinasok mo ang ganitong relasyon, pinasok mo. Pinasok mo yung pag-aasawa. Dapat handa ka sa responsibilidad at sa anong pamang mangyayari. Para sa akin, mali yung ginawa mo na hiniwalayan mo yung partner mo nang dahil lang sa ganung bagay. Dapat pala, nung una pa lang, chinek mo muna. Hindi yung nagsama na kayo ng 3 taon tapos bigla kang bibitaw. Dapat nung una pa lang mag-boyfriend at girlfriend pa lang kayo. Check ko nga muna kung pwede. O diba? Mahal na mahal ka. Masipag, provider ng lahat tapos iiwanan mo sa mga ganung bagay. Wala ka man lamang konsiderasyon yan. Mga followers ko, kung may nais po kayong idagdag na payo kay ate, tanong ko ha sa inyong mga followers ko, tama ba yung ginawa ni ate na iniwan niya yung partner niya o hiniwalayan niya yung kanyang asawa nang dahil lang sa di siya nasasatisfy dahil sa size ng ano ng kanyang asawa? Sa mga followers ko po, i-comment niyo po yung inyong mga karagdagang payo sa kanya. Para sa akin, hindi po talaga ako pabor sa mga ganyang bagay. So, it's unfair. Salamat! Maraming salamat sa inyo mga ginagawa. Pagsubaybay sa inyo, pagtutok at pagsubaybay. Ito po si DJ Derson Day. Salamat po sa inyong lahat. Goodbye, God bless, at ingat po kayo palagi. Huwag kalimutang i-subscribe, i-like, at i-tap ang notification bell para updated kayo.